Hi, good day. So, good morning everyone. So, today ang gagawin nating Vexel art ay tribute to our frontliners. So, na-challenge ako na na gumawa ng artwork for our frontliners kasi ayun nga, to support them, to inspire them at ipakita na concerned tayo sa kanila, na mahalaga sila at blessed tayo na meron sila. And I have decided na nurse, picture ng nurse yung gawin kong reference kasi may kaibigan akong nurse and balak kong isend to sa kanya at nawa ma-inspire din siya at yun lang. So let's start. Okay, first of all, hindi po sa akin itong image na to, ito yung nakita ko lang sa internet and dinownload ko lang, so free naman siya kaya safe gamitin. Pangalawa, yung paletang gagamitin natin, nakita ko lang din sa internet, free din siya to use. And this is my first time to use this palette, so I'm looking forward na sana maging maayos naman yung kakalabasan at yung output natin. So let's start. Okay guys, so ayun nga, naiinis na ako talaga. Pangatlong record ko na to. And ayun, record ng voice over natin. And yung pangalawa, nabura na naman. So ako'y frustrated na. Anyway, dahil nga na-inspire ako sa inyo, ito, gagawin natin detail yung tutorial natin. Okay, so ayan, so voice over na lang tayo habang pinapanood ko yung video. So the first thing na ginawa ko, nag-add tayo ng layer, new layer. So ang gagawin natin is i-retrace natin yung mask and then yung hairnet. So tapos na yung hairnet, and then ayan na, yung mask retrace ko na lang. So combine lang yon para magkasama sila. Ayan, trace natin yung mask. So the next thing to do, ang gagamitin nating kulay is yon, yung second to the last. Ayan. Okay, so na-trace na natin. So next is mag-add tayo ng shadows. So ang gagamitin nating kulay is yung last color natin yon. Okay, so new layer tayo. Ayan, hiwalay natin siya dun sa first layer natin. So gagamitin natin yan. Next layer or new layer. So, ang trinitrace ko lang dito yan yung pangalan nito. Itong shadow natin or yung dark blue sa image. Okay. So, combine lang natin yan para pagsamahin natin yung mga shadows. So combine lang natin, pagsama-samahin natin yung mga yung mga shadows, ayan. So sa mask naman, yan lang yung mga linings, then yung blue colors, yan lang yung i-retrace natin. Okay? Ayan. So trace lang natin. Ang hirap pala gawin ang isang bagay ng paulit-ulit. Di ba? Pangatlong record, voice record ko na to. Hindi hira. Anyway, lesson learned. Pagtsatsagan ko to para sa inyo. So, yan lang. Trace natin lang natin yung mga
mga blue or yung mga dark blue natin. So ayan. So ayan, yung Vexel art na to is papansin yung mga sharp edges, mga matutulis yung mga shapes natin para magmukha siyang mas maangas. Hindi ko alam kung nasabi ko na to sa kanina. So yun nga, patlong beses ng voice recording to. Ayan. So minimal lang tayo dito. Hindi tayo magmamasking. Ayan. So sundan nyo lang yung video. Kunin nyo yung mga techniques. So sa Vexel art naman talaga, dapat ma-identify, marunong ka mag-identify eh. Dapat alam mo kung ano yung highlights, yung base color, ano yung first shadow mo, second shadow, third shadow. Yan. Para hindi tayo mahirapan para hindi tayo mahirapan sa masking, yan, sa coloring, sa shadings. Yan. So trace lang natin yung mga lines, mga dark lines. Yan. So this time naman itong mga squares na maliliit, hindi na lang kailangan na yan. Hindi na natin kailangan na pangalan nito. Kunin yung precise shape. Basta mai-conba natin. Yan, malagyan natin ng mga dots para ayun, kita niyo naman. And then add ulit ng mga shadows, combine lang natin, same layer, same color. Okay, mali dito. Okay, so this time let's trace the eyebrows. Yan. Eyebrows. Combine. So i-add na rin natin siguro yung hair. Yung hair na. Yan. Oops, combine. Yan. Okay, so ang gagamitin natin kulay pa rin is yung line art natin, yan. Yung ginamit natin kulay sa mask at sa hairnet. Baka may nagsasabi sa inyo, hindi yan hairnet, hindi ko rin kasi alam, may bonete ba yan? Basta yan, PPE, part of their PPE. Next to do is yung eyelashes natin at yung eyes. Oops, yan. So, yung gagawin natin dito, dapat naka new layer kayo. Yan, para may sariling layer yung eyes and yung eyelashes. So, ganyan lang, trace lang natin siya. Parang gumagawa lang tayo ng line art.
yan. Kunin nyo yung shape, yung bending, yung sharp curves. Yan. So, tuloy-tuloy lang. Okay, so next is gawin natin yung pangalan nito, yung skin. Yan. So trace lang natin. Yung step pala na ginawa ko, iba sa steps na ginawa natin in our previous videos. So pasensya na, pero ayun, applicable naman siya dito kasi yung skin natin ay konti lang. Yan. So huwag kayong malilito. Pwede naman kayong magsimula sa skin, sa hair, sa eyes. Depende sa inyo kung saan kayo komportable. Okay? Yan. So let's just change the color, yan, of the skin sa orange. So yung second color sa palette natin. Ayan. So talking about the palette, siguro lalagay ko yan sa link sa description natin sa baba. So don't forget to check our links, to like the videos, and to comment. Mag-comment kayo kung saan kayo nahihirapan, saan kayo nalilito. And recommend nyo ang video na to, yung channel natin, sa mga kaibigan natin or mga kaibigan nyong nag-aaral din mag-Vexel. So ayan, so yung tinuro ko sa inyo or yung ginagawa natin sa eyes, tatlong ellipse yan, ibig sabihin tatlong layers. Yung tatlong layer ay yung tatlong ellipse na yun, dapat may sarili-sarili silang layers. Layers. So, outer layer, middle layer, and then yung inner layer natin. So, dapat magkakaiba yung kulay niyan. Then, usually, yung kulay na ginagamit natin ay makikita lang sa palette natin. Okay? So, palitan natin ng kulay yung tatlong ellipse natin. Then, don't forget yung white. So, maglagay lang tayo. So, group na lang muna natin tong layer na to and eyes para mas organized tayo. Then, magdagdag tayo ng new layer. Yan. So, trace natin yung dalawang white sa mata. Okay? Ang gagamitin naman natin kulay dito is yung last color natin, which is yung highlights, which is yung kulay yellow. Yan. Okay, nice.
Okay, so next is magdadagdag lang ako ng kaunting details sa ating mata. Yan, so trinitrace ko lang yung mga dark colors dyan sa ating mata. So, hindi na to kagaya nung ginagawa natin sa mga ibang videos natin at tutorials. So, yan, minimal lang to. Ibig sabihin, hindi na natin, hindi siya ganong detailed. So, mas maganda siyang tignan. Okay. Ayan, add some details. Okay guys, so this time naman mag-add tayo ng details, mga additional details like the hair. So ayan, sundan lang ninyo, so nag-add ako ng mga hair lines. Okay, so this time naman ay gagawa na tayo na, retrace na natin yung shadows. So, isang kulay lang siguro gagamitin natin. Or, yan nga. Isang color lang ng shadows yung gagamitin natin sa shadings or sa face niya. So, new layer. Don't forget new layer. Then, yan. So, trace na lang natin yung shadow. Okay. Yan, change the color. Yon, yung katabi niya ang kulay. Yan. So ito yung magsisilbing shadow natin. Okay? So kung nalilito pa kayo sa paggamit ng bagong paleta natin, hayaan niyo in the future gagawa ng videos natin using that palette. So using minimal technique lang. Okay, combine natin. So, trace natin or hanapin natin yung mga dark shadows. Yan. Dagdag lang tayo para naman may dagdag details. Okay. So, siguro mag-add din tayo sa mata. Combine lang natin para isang layer sila. So, bawing-bawi yung details. Okay.
yan, nagdagdag din tayo sa may bandang taas ng mata para magkaroon ng konting lalim ba. Yun o. So, then, syempre, dagdag pa tayo ng mga ibang shadows sa image natin to add some details. So, huwag kayong malilito guys. So, nagdadagdag lang ako ng details, ng shadows natin using yung color natin. Ayan. So, ayan lang. Tuloy-tuloy lang. Add lang natin ng shadows. Okay, so may nakalimutan akong ilagay, yun yung kocombine natin yung damit sa mask at sa ating hairnet or bonnet, parang tawag natin dyan. Sorry po, hindi pa ako nurse. Yan, basta part ng PPE. And then, syempre, lagyan din natin siya ng shadow. Kagaya ng mga naunang yung bonnet niya at yung mask. So ayan, naglalabasa na yung mga lamok. Okay, so ayun. So ayan, so may artwork na tayo as a tribute to our frontliners. And salamat na na-encourage kayo or na-inspire kayong gumawa rin ng artwork ninyo to support, to show our support sa ating mga frontliners. And thank you for watching, thank you for your support, and ayon, see you on our next video. So abangan nyo yon, and I hope na may magawa rin kayong artwork. And yun lang, salamat.